Kape lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Kinabukasan ay nagdesisyon si Jessica na maagang bumangon upang magluto ng sopas para sa mga bata. Tulad ng inaasahan, gulat ang rumihistro sa mga katulong na nasa kusina nang maunahan nila si Jessica sa pagising. Hindi tuloy nila naiwasang makaramdam ng kahihiyan, lalo na nang nag-volunteer si Jessica na siya muna ngayon ang magluluto ng almusal para sa lahat. Nagigilty tuloy ako sa nagawa ko, saad ni Emily bago ngumuso na tinawanan lang ni Jessica. Na hindi nagtagal ay nagdesisyon na lang sila na pumanhik sa kwarto nila at tuluyang magpahinga tulad ng gusto ni Jessica. Ang aga niyo naman po, ma'am, saad ng mayordoma ng bahay na yon bago siya nagdesisyong lumapit sa direksyon ni Jessica. Mukha pong masarap yung niluluto niyo, ah. Ano po yan? Kailangan ng mga bata ng sabaw, kaya nagluto ako ng pansit molo, sagot niya na tinanguan ng matandang ginang. Muli siyang lumingon dito. Siya nga pala, Eleanor, pwede po ba akong makisuyo sa'yo? Kahit ano, ma'am. Pakikuha naman ang mga placemat na nasa taas ng tokador sa living room, pakiusap niya na marahan itong tinanguan. Salamat, Aling Eleanor. Pinanood niya ang matandang maglakad palayo bago siya nagdesisyong magpatuloy sa pagluluto. Ang aga mo namang magmagaling. Kusinerang pala ka, sambit ni Elaine kasabay ng pag-uulit ng pagpapalakpak na umugong sa buong kusina. Ano bang trip mo sa buhay? Nagmamagaling ka ba? Pagmamagaling na ba sa'yo ang pagluluto? Takang tanong ni Jessica, sabay lingon sa kanya. Ah, sa bagay, hindi ka nga pala marunong magluto. Ibig bang sabihin nun, hindi ka magaling? Agad na umangat ang kilay ni Elaine nang dahil sa narinig niya, ngunit kahit na nakaramdam ng insulto mula kay Elaine, tila ba hindi malang nabawasan ang ngising na kaukit sa labi niya ngayon. Yan bang dahilan kung bakit hanggang ngayon, hindi ka pa rin niya pinapakasalan? Agad na lumagapak ang palad ni Elaine sa pisngi ni Jessica, na pansamantala nitong ikinatigil. Para yan sa insultong sinabi mo. Gigil nitong saad bago siya muling binigyan ng isa pang malakas na sampal. At yan, para yan sa pagsisinungaling mo sa anak mo. Tingin mo ba hindi makakarating sa akin na sekretary ni Ethan ang pakilala mo sa akin sa anak mo? Ang kapal din naman ng mukha mo, ah. Anong tingin mo sa sarili mo? Asawa? Porket ba may anak kayong dalawa? Asawa ng tingin mo sa sarili mo? Ang taas din naman ng pangarap mo, Jessica. Marahang lumingon si Jessica sa kanya, ngunit hindi man lang ito nagsalita. Mas lalo lamang lumawak ang ngiti sa labi ni Elaine nang makita niyang reaksyon ni Jessica sa sinabi niya. Hindi ka asawa, kaya huwag kang feeling entitled dyan. Taas kilay pa nitong dagdag bago humalukip-kip sa harap niya. Baka nakakalimutan mo kung anong posisyon mo sa bahay na to. Bukod sa pag-aalaga sa mga anak niya, wala ka ng ibang posisyon pa sa bahay na to. Tingin mo ba babalik pa sa'yo si Ethan pagkatapos ng ginawa ko noon para lang mapaghiwalay kayong dalawa? Agad na nangunot ang noon ni Jessica nang dahil sa sinabi niya. Bakit? Anong sinabi mo sa kanya, Elaine? Galit niyang tugon na ikinatawa ng babae na katayo sa harapan niya. Sinabi ko lang naman sa kanya na dati kang prostitute, na marumi kang babae, at kung kani-kaninong lalaki na gumapang yung mga kamay mo. Kung nakita mo lang siya dati, halos magwala siya sa nalaman niya. Sinungaling ka! Gigil na sigaw ni Jessica sa kanya na mas lalo niyang ikinangisi. Ang kapal din naman ang mukha mong sirain ako kay Ethan. Hindi mo ba alam kung anong nangyari sa amin ang dahil sa ginawa mong pagsisinungaling? Alam ko, Jessica. Kaya nga natutuwa ako dahil kahit nawala naman akong ebidensya sa kasinungalingan ko, naniwala pa rin siya sa akin. At sa tingin mo talaga, mahal na mahal ka ni Ethan, ano? Mahal pa bang tawag yung
tinalikuran ka ng dahil lang sa kasinungalingan ng ibang tao? Ang kapal ng mukha mo! Unti-unting lumapit si Elaine sa direksyon niya. Dahilan upang marahang umatras si Jessica sa pwesto niya. Sa gilid niya ay naroon ang kumukulong pot ng sabaw na niluluto niya. Sa isang maling galaw, may posibilidad na baka bumuhos sa kanya ang sabaw na ngayon ay paulit-ulit na kumukulo sa kaldero. Kung mahal mo pa ang sarili mo, umalis ka na. Isama mo na yung mga bubit mo at magpakalayo-layo na kayo. Dagdag pa niya bago umayos sa pagkakatayo at numuso. Kumukulo na yung sabaw na niluluto mo, Jessica. Ipaganda mo ng ganyan si Ethan. Baka sakaling magbago pang tingin niya sa'yo kung pagsisilbihan mo pa siya. Dagdag pa niya bago ito humalakhak at naglakad palayo. Walang nagawa si Jessica kung hindi ang hubarin ng apron na suot niya at nagmamadaling tumakbo sa lugar na iyon upang makapag-isip. Kunat noong tinahak ni Ethan ang kusina at halos mapapikit siya nang makaamoy siya ng mabangong aroma na nagmumula sa kusina. Nakita niya si Aling Lenore na ngayon ay naghahanda ng almusal sa hapag. Good morning, sir! Bati nito sa kanya na tinanguan niya. Kumain na po kayo? Mukha pong walang balak na kumain yung kambal. Hindi ko din po makita si Ma'am Jessica. Wala naman pong balak na kumain si Ma'am Elaine ngayon. Sige, sagot niya na lang bago humigop ng sabaw na niluto nito para sa kanya. Ang sarap ng pagkakaluto nito ngayon na. Saan mo nakuha ang recipe na to? Ah, natatawa nitong usal kasabay ng paggamot sa ulo. Hindi po ako ang nagluto niyan. Sa katunayan nga po ay si Ma'am Jessica ang nagluto niyan para sa mga bata. Kailangan daw kasi nila ng sabaw lalo na't sipunin si Travis. Marahan siyang tumango bago siya muling humigop ng sabaw gamit ang kutsara. Naawa nga po ako kay Ma'am Jessica kanina, saad ni Leonor, dahilan upang kunot noong bumaling ng tingin sa kanya si Ethan. Kung hindi lang talaga siya inaway at sinampal ni Ma'am. Ay, yung mga sinampay ko! Tapusin mo yung sinasabi mo, Leonor, banta ni Ethan, dahilan upang umuso siya at muling nagbaga ng tingin. Anong ginawa ni Elaine kay Jessica? Eh, nahuli ko po silang nag-aaway kanina. Dalawang beses niya pong sinampal si Ma'am Jessica. Hindi naman po naging malinaw ang lahat sa akin pero natitiyak ko pong binantaan niya si Ma'am Jessica na umalis kasama ang mga anak niya. Nang dahil sa nalaman ay walang ibang ginawa si Ethan ng araw na iyon kung hindi ang kumprontahin si Elaine. Agad na napangisi sa kanya ang dalaga bago humalukip-kip sa harapan niya. So, naniniwala ka naman sa sinabi ng muchacha mo? Natatawa niyang sambit na ikinakunat lang ng noo ni Ethan. Love, ako ang fiancé mo. Sa akin ka lang maniniwala. Love? Magkasabay silang napabaling ni Elaine sa pintuan nang marinig nilang maliit na boses na iyon. Agad na nanlaki ang mga mata ni Ethan nang makita niya si Trevor na ngayon ay nakatayo sa gilid ng pintuan. Cheater ka po? Inosente pa muna nitong tanong bago siya umatras sa kinatatayuan. Totoo nga pong sinasabi ni Ninong Iman, hindi mo po deserve ang mommy ko. Dagdag pa nito bago tumakbo palayo na ikinasakit ng puso ni Ethan. Sundan mo siya! Sundan mo yung bunga ng pagkakamali mo, Ethan! Panunuya pa ni Elaine bago umisi sa harapan niya. Lalabas din ang katotohanan, Elaine. Hindi lahat ng sikreto na dadala natin hanggang hukay. Makahulugan itong sambit bago lumingon sa kamerang nakatago sa siling ng kwarto nila. Lahat ng kasinungalingan na bubunyag din sa huli. Magpaalam ka na sa oras na mapanood ko lahat. Bumalot ang takot sa katawan ni Elaine nang makita niya ang mga kamerang naka-install sa dingding ng kwarto niya. Maliit lang ito kumpara sa mga normal na CCTV, kaya naman sa unang tingin ay hindi mo talaga mapapansin. Fudge! Mura niya sa sarili nang makita niya ang isang maliit na kamera na nakatago sa kusina kung saan niya kinausap si Jessica.
Nang gabi ring iyon, ipinanood ni Ethan ang lahat. Rinig na rinig niya lahat ng pinag-usapan ng dalawa. Kaya naman hindi niya naiwasang makaramdam ng guilt para kay Jessica. Totoo nga ang lahat ng hinala niya noong una pa lang na nagsisinungaling lang si Elaine sa lahat ng sinabi nito sa kanya noon. Nabiktima lang din si Jessica tulad ng inakala niya noon. Kinabukasan ay handa na sana si Ethan na kumprontahin si Elaine, ngunit halos magalaiti siya sa galit nang makitang wala ng mga gamit nito sa kwarto niya. Nang araw ring iyon ay paulit-ulit din siyang nagpaliwanag kay Trevor na di kalaunan ay pinakinggan naman ito. Mabuti na lamang at nandoon si Jessica upang samahan siya sa pagpapaliwanag sa anak nilang dalawa. Pwede bang hayaan mo ako makabawi sa iyo, Jessica? Mahina niyang sambit sa dalaga bago nito hinawakan ang magkabila niyang kamay. Pasensya na sa lahat ng ginawa ko sa iyo, sa inyo ng mga anak natin. Hayaan mo akong magsisi sa lahat ng naging kasalanan ko. Dagdag pa niya. Hindi rin nagtagal ay tuluyan niya nang pinaayos ang mga passport ng mga bata, pati na rin ni Jessica. Tulad ng ipinangako niya sa kambal noon, nagtungo sila sa Disneyland upang doon magbakasyon ng isang buwan. Wakas ang tuwa sa mga mata ng mga bata habang si Ethan naman ay walang ibang ginawa kung hindi ang makipaglaro sa mga ito habang nililibot nila ang kabuuan ng amusement park. Habang tumatagal ang araw, mas lalo lamang nakikita ni Jessica ang kabutihan sa puso ni Ethan. Tila ba mas lalo lamang siyang nahuhulog sa binata, lalo na nang paulit-ulit siya nitong sinuyo. Para bang isang asawa ang turing nito sa kanya, hindi lang bilang ina ng mga anak nilang dalawa, kung hindi bilang kapareha na rin ang tingin nito sa kanya. "Tingin sa camera, Travis!" Bili ni Ethan sa bata bago siya umakbay sa balikat ni Jessica. Agad na mula ang mukha ni Jessica nang makita niya ang picture na lang apat. Ngiti-ngiti ang tatlo sa camera habang siya naman ay nakatingala kay Ethan. Napansin ni Ethan ang titig ni Jessica sa kanya, kaya naman nang umiti siya rito, agad din namang nag-iwas ng tingin sa kanya ang dalaga. Pagkatapos ng isang buong bakasyon sa Hong Kong, doon lamang nagdesisyon ang buong mag-anak na umuwi ng Pilipinas upang magpahinga sa nakakapagod na biyahe. Tulad ng hiling ni Ethan sa kanya noon, binigyan niya muli ng isa pang pagkakataon si Ethan upang patunayan niya ang sarili niya rito. Binanggit din ito sa kanya ang tungkol sa CCTV na napanood niya, kaya naman halos mag-iyakan silang dalawa nang muli na namang naging maayos ang lahat. "Wala naman po akong ibang gusto kung hindi ang magkaroon ng isang kumpletong pamilya," sambit ni Trevor, dahilan upang mapangiti ang dalawa sa isa't isa. Ilang linggo lang nakalipas ay tuluyan na ngang bumalik ang lahat sa normal. Sa paglipas ng mga araw, mas lalo lamang nahuhulog ang dalawa sa isa't isa hanggang sa muli na may mangyari sa kanila. "Nabanggit sa akin ng doktor na tumingin sa'yo na naging maselan raw ang naging pagbubuntis mo sa dalawa," bulong ni Ethan habang paulit-ulit na nilalaro ang buhok ni Jessica. "Kung hindi ka rin naman kumbinsido na madagdagan pa ang anak nating dalawa, pwede ka namang uminom na lang ng pills." "Gusto ko, Ethan," mahinang tugon ni Jessica bago tumingala sa kanya at numiti. "Gusto ko ng babaeng anak." "Babae? Bakit babae?" "Para may natuturuan ako," mahina niya pang dagdag bago bumuntong hininga. "Gusto ko ng mini version ko, yung palaban at hindi kailanman magpapaape." "Ayoko na ng mini version mo, Jessica," biro ni Ethan, dahilan upang mangunot ang noon ng dalagang kayakap niya. "Pakiramdam ko mas lalo lang puputi ang buhok ko kung madadagdagan pa ng isang Jessica ang bahay na to." Magkasabay silang natawa nang dahil sa biro ni Ethan. Mas lalo lamang naging payapa ang buhay ng pamilya ni Ethan, lalo na nang hindi na muli nagpakita pa si Elaine sa bahay na yon. Hindi kalaunan ay nagdesisyon ng dalawa na magplano ng kasal. Hindi rin naman naiwasan ni Jessica ang mahintakutan, lalo na nang malaman niya ang uuwi ngayong buwan ang nanay ni Ethan. Wala namang kaso sa pamilya ni Jessica ang magpakasal kay Ethan,
dahil personal na naman nila ang nakilala ang binata bago pa man sila nagkahiwalay noon. Sa katunayan nga lang ay nagulat sila nung minsan na rin ibinalita sa kanila ni Jessica na muli na naman silang nagkabalikan ni Ethan. Hindi lamang para sa mga anak nila, kung hindi dahil sa muli na namang bumalik ang pag-iibigan nila sa isa't isa. Ang kapal din naman ang mukha mong magpakita pa rito. Singhal ng nanay ni Ethan kay Jessica nang tumuntong ito sa pamamahay nilang dalawa. Hindi ba't ikaw yung pokpok na sinasabi ni Eileen? Yung pokpok na ibinahay ng anak ko? Mama, hindi totoo lahat ng sinabi sa'yo na Eileen. May pruweba ako. Paliwanag naman ni Ethan. Dahilan upang mas lalong yumuko si Jessica sa kinauupuan niya. Lahat ng sinabi niya sa'yo ay puro kasinungalingan lang. Oo, nakapagbitaw rin ako ng mga salitang hindi kaaya-aya tungkol kay Jessica. Pero binabawi ko ng lahat ng yon, Mama. Mahal ko siya at ang mamahalan kaming dalawa. Sinabi lang naman ni Elaine ang lahat ng yon dahil sa kagustuhan niyang siyang pakasalan ko. Pero kailanman ay walang namagitan sa aming dalawa ni Elaine, Mama. Dahil si Jessica ang mahal ko. Wala akong ibang pakakasalan kung hindi siya lang. Wala akong ibang magiging kabiyak kung hindi siya lang. Nang oras na yon, ay hinayaan ni Ethan ang nanay niya na manood ng video na nirecord niya noon. Kuha ito ng pag-uusap nilang dalawa ni Jessica sa kitchen. Nang dahil sa kahihiyan sa mga sinabi niya sa dalaga kanina, hindi niya na nagawa pang magsalita. Bagkos ay umiwas na lang siya sa mag-asawa ng araw na iyon. Iha, paglapit niya sa dalaga kinabukasan nang magkaroon siya ng pagkakataon. Gusto ko lang sanang humingi ng tawad sa mga nasabi ko kahapon. Wala po yun, tita. Pabirong umismid ang nanay ni Ethan sa kanya bago nito hinawakan ang magkabilang kamay ni Jessica. Inakarin tulad ko. Kaya alam kong maiintindihan mo rin ako. Masakit para sa akin yung makita na halos mawala sa sarili si Ethan nung nakipaghiwalay siya sa'yo. Gusto kita unang-una pa lang. Pero agad na nagbago ang pananaw ko sa'yo nang makarating sa akin ang balita ni Eileen na marumi ka raw na babae at kung sino-sino na lang daw ang bumabahay sa'yo. Masakit para sa akin yun, anak. Kaya nung nakita ko yung video kahapon, dun lang ako naliwanagan. Tulad ko at ng anak ko, biktima rin kami tulad mo. Kaya sana, kung hindi mo kami mapatawad ngayon, sana dumating din yung panahon na mapatawad mo kaming dalawa. Wala naman po akong sama ng loob sa inyong dalawa ni Ethan, tita. Tigilan mo nang ang kakatawag sa akin ng tita, Jessica. Singhal nito na tinawanan niya. Call me mama. Dahil alam kong bago pa man matapos ang taong to, alam kong ikakasal ka na sa anak ko. Magkasabay silang nagtawanan ng araw ring iyon. Sa paglipas ng mga araw, mas lalo lamang naging malapit sa nanay ni Ethan ang mga bata. Tila ba tuwang-tuwa naman ang lola nila sa tuwing makikita niya ngiti sa labi ng mga apo niya. Saksi si Jessica sa magandang tanawin na iyon, kaya naman mas lalo lamang tumaba ang puso niya para sa mga ito. Kinabukasan ay agad na nabulabog ang lahat nang muli na namang bumisita sa Elaine sa mansyon. Hindi tulad nung huling kita ni Jessica rito, bahagya itong namayat dahil na rin siguro sa stress mula sa mga nangyari. Namumula ang mga mata niya, ngunit may bahid ng ngiti ang labi niya nang sapilitan niyang niyakap ang nanay ni Ethan. Magandang umaga, mama! Natutuwa po ako makita kayo ulit rito. Isang malakas na sampal ang iginawad sa kanya nito na halos ikatumba niya mula sa pagkakatayo. Walang nagawa si Jessica kung hindi ang hilahin ng mga bata at sapilitang ipinasok sa loob habang si Ethan naman at ang nanay niya ay humarap kay Elaine. Ang kapal din naman ang mukha mong magpakita pa rito, Elaine. Singhal ito sa kanya. Tingin mo ba, hindi makakaabot sa akin ang ginawa mo kay Jessica at sa anak ko? Sa ganyan ka ba talaga nabubuhay? Sa pagkakalat ng mga maling balita? Buhay ka pa, pero isinasalang mo na sa impyerno yung kaluluwa mo. Mama, hayaan niyo po ako magpaliwanag. Guard, alisin niyo sa pamamahay kong babaeng ito. Muli nitong singhal,
bago nito pinakaladkad si Elaine palayo sa lugar na yon. Nakita ni Ethan si Jessica na ngayon ay malungkot na tinatanaw si Elaine mula sa malayo. Wala siyang magawa, kundi ang lumapit rito at tuluyan na nga itong niyakap upang kahit papaano ay makomfort niya ito. Isang buwan na ang nakakalipas simula ng huling magpakita si Elaine. Hindi na rin naman na ito naglakas pa ng loob na magpakita sa bahay nila. Kaya naman kahit napapaano ay nakaramdam din sila ng kapayapaan. Sa paglipas ng mga araw, tila ba mas lalo lamang nanghihina ang katawan ni Jessica? Napapansin ito ng nanay ni Ethan, kaya naman may pag-aalala niya itong inaalagaan. Jessica! Sigaw ng nanay niya nang makita niya si Jessica na nawala ng malay sa kusina. Ethan, iho! Tawag niya pa sa anak. Nang araw ring iyon, ay dinala si Jessica sa ospital at doon na nga ibinalita ng doktor sa kanila na buntis nga si Jessica sa pangatlo nilang anak. Nang dahil sa nalaman, mas lalo lamang naging masaya ang pagsasama ng dalawa. Buong alaga siyang binantayan ang biyanan niya at sa tuwing wala namang pasok sa trabaho si Samantha at si Emmanuel, hindi na sila nagdalawang isipan na bisitahin ang dalawa. Uy, balita ko, engaged na raw kayo ah. Sambit ni Emmanuel nang minsan niyang nakausap si Ethan. Congratulations nga pala, Ethan. Salamat, pre. Alagaan mo yan, ha? Ngiti pa nito kay Ethan na namumula ang mukha niyang tinanguan. Please lang, huwag mo nang uulitin yung ginawa mo noon. Huwag kang mag-alala, hindi na mauulit yon. Nang gabi ring iyon ay nagkaroon sila ng magandang kwentuhan hanggang sa tuluyan na nga nagpaalam ang dalawa. Nang nalaman ng biyanan ni Jessica na masela ng pagbubuntis niya, nagdesisyon na lang ito na manirahan na lang sa Pilipinas at huwag nang umuwi sa Dubai upang kahit na papaano ay maalagaan niya rin ang daughter-in-law niya. Alam niya ang mga sintomas ng maselang pagbubuntis, kaya naman mas nasisigurado niyang magiging okay lang si Jessica kung siyang magbabantay sa dalaga. Ilang buwan lang ang nakalipas ay tuluyan na ngang nanganak si Jessica sa pangatlo na lang anak. Nakangiting ikinalaw ni Ethan ang sanggol na babae habang paulit-ulit niyang pinagmamasdan ang kabuuan ng mukha nito. Kasing ganda mo ang mama mo anak. Aniya sa natutulog na sanggol bago siya lumingan kay Jessica na ngayon ay nababahira ng pagod ang mga mata nito. Salamat Jessica. Salamat dahil binigyan mo ulit ako ng pagkakataong baguhin ang sarili ko. Salamat dahil dumating ka sa buhay ko. Kayo ng mga anak natin. Salamat dahil binigyan mo ulit ako ng pagkakataong maging ama. Salamat din dahil nagtiwala ka sa akin. Mahinang bulong ni Jessica sa kanya. Dahilan upang lumuhod sa gilid ng kama si Ethan at doon niya niyakap si Jessica. Hindi rin nagtagal ay tuluyan na nga nagpakasal ang dalawa. At nang dahil sa labis na pagmamahal kay Jessica, halos tatlong wedding ang ginawa nila sa loob ng isang taon. Isang church wedding, engagement sa beach kung saan sila madalas na nagtutungo noon. At sa susunod na buwan ay nagbabalak na rin si Ethan na pakasalan si Jessica sa Vatican. Nang dahil sa mga pagsubok na dumating sa buhay nila, mas lalo lamang tumibay ang pagmamahal nila sa isa't isa. Hindi kalaunan ay naging maganda na nga ang takbo ng lahat. Lalo na nang muling nagpakita sa Elaine sa mag-asawa upang humingi ng tawad at nangakong magpapakalayo-layo na rin para sa ikatatahimik ng lahat. Hangad kong para sa ikaliligaya mo, Elaine. Mahinang sabit ni Jessica, dahilan upang umiti si Elaine at tuluyan na nga siyang niyakap ng mahigpit. Salamat, Jessica. Sagot nito bago lumingon kay Ethan at numiti. Salamat din, Ethan. Ang sabi nila, ang maliit na kasinungalingan daw ay kayang sirain ang tiwala ng isang tao. Bakit nga ba mas pinipili ng iba na pakinggan ang mga kasinungalingang nasa paligid nila sa halip na maniwala sa katotohanang nasa harapan na nila? Hindi lahat ng katotohanan kailangang patunayan at hindi lahat ng kasinungalingan magagawa mong pagtakpan sa matagal na panahon.
Apel lang sa channel nito, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe mo.